Pag sinabi ng isang tao ay mayaman, ay agad nating maiisip na ito ay nakasuot ng magarang damit at malinis ang katawan. Ngunit sino nga ba ang mag-aakala na mayroong mga pulubi sa mundo na sa kabila ng kanilang nakakaawang itsura ay nagmamay-ari pala ng isang gusali, apartment at may limpak-limpak na pera sa bangko? Dahil sa panlilimos ay napabilang sila sa listahan ng mga milyonaryong tao sa buong mundo. Mahirap man paniwalaan, pero ang mga taong ito ang magpapatunay na hindi lahat ng pulubi ay mahirap at hindi lahat ng mukhang mahirap at nakakaawa ay walang pera. Narito ang listahan ng mga pinakamayamang pulubi sa buong mundo. Number 7. Masu. Si Masu, o kilala din sa tawag na Malana, ay sikat sa kanyang habit na pagpapalit ng damit. Sinasabing gumagamit si Masu ng sasakyan papunta sa lugar ng kanyang paglilimusan, magpapalit ng kanyang panlimos na damit at manlilimos siya doon sa loob ng 8-10 oras. At pagkatapos niyang manlimos ay magpapalit ulit siya ng damit at gagamitin na naman ang kanyang sasakyan para umuwi. Madalas siyang namamalimos sa harap ng mga high-end restaurants sa Mumbai at ang madalas na nagbibigay sa kanya ng pera ay mga lasing na artista. Nang mamay-ari din siya ng bahay na nagkakahalaga ng 30 lakhs o mahigit kumulang 2,100,000 sa peso. Ayon kay Masu, ang panlilimos ay nangangailangan ng mahabang oras ngunit sulit naman pagkatapos. Oh my God! Wow! Number 6. Sambaji Kali. Panlilimos ang tanging ibinubuhay ni Sambaji Kali sa kanyang pamilya. At hindi lang siya ang nanlilimos, kundi pati na rin ang kanyang asawa at mga anak. Si Sambaji ay nagmula sa Mumbai kung saan malaki ang kinikita sa panlilimos. Isa siyang kilalang manlilimos sa bayan at isa sa pinakamayaman sa India. Bukod dyan ay nagmamay-ari din siya ng 2 bahay. Nakabili siya ng lupa sa Sulapur at patuloy na ini-invest ang kanyang pera sa iba't ibang bangko. Number 5. Erwin Corey. Tulad ni Asia, si Erwin Corey ay isa ding pulubi na may ginintuang puso. Si Erwin Corey ay isang 97 years old na nagmula sa New York City. Sa huling 17 taon ay namamalimos siya sa 35th Street sa Manhattan. Bago namalimos si Erwin ay naging isa siyang comedian. Sa katunayan, nakatrabaho niya ang mga legends tulad ni Jackie Gleason at Woody Allen. Si Erwin ay nakatira sa bahay na nagkakahalaga ng $3.5 million o mahigit kumulang 177,400,000 sa peso. Kumikita siya sa panlilimos ng $100 to $250 bawat araw. Ang kaibahan niya sa ibang pulubi sa ating listahan ay hindi siya namamalimos para sa kanyang sarili lamang. Ang lahat ng kanyang kita ay ibinibigay niya sa isang charity sa Cuba na bumibili ng medical supplies para sa mga bata. Ang iba niyang pera ay ini-invest niya sa newspapers na kanyang ibinibenta sa kalye. Number 4. Bharat Jain. Siya ang tinaguriang pinakamayamang pulubi sa India. Araw-araw, si Bharat ay namamalimos sa kalye sa loob ng 8-10 oras. Madalas siyang makita na namamalimos sa Azad Maidan at Chhatrapati Shivaji Terminus sa Mumbai. Araw-araw ay nakakalimos siya ng 2,000 to 2,500 rupees na umaabot bawat buwan sa 75,000 rupees o mahigit kumulang 53,700 sa peso. At hindi lang yan, nagmamay-ari pa siya ng flat or apartment na may 2 bedroom, isang hall at isang kitchen sa Paril na nagkakahalaga ng 80 lakhs o mahigit kumulang 5,700,000 sa peso. Nagmamay-ari din siya ng shop sa bando na pinapaupahan niya ng juice shop. Kumikita siya ng 10,000 rupees o mahigit kumulang 7,100 sa peso para sa renta bawat buwan. Nakatira siya sa isang apartment kasama ang kanyang asawa, 2 anak, kanyang ama at kapatid na lalaki. Stop it. Get some help. Number 3. Simon Wright. Si Simon Wright ay 37 years old at isang professional na manlilimos. Bawat araw ay nasa kalye siya sa loob ng 8 oras at naglalaan din siya ng ilang oras sa weekends para mamalimos. Ang kanyang suot ay punit-punit at kasakasama niya ang kanyang aso. Namamalimos siya malapit sa isang ATM machine ng NatWest Bank na malapit sa train station. Araw-araw ay maraming pasahero ang nakakakita sa kanya at nagbibigay ng pera. Bawat taon ay nakakalimos siya ng
ng 50,000 pound o mahigit kumulang 3,200,000 sa peso. At hindi lang yan, nagmamay-ari din siya ng flat or apartment sa Fulham na nagkakahalaga ng 300,000 pound o mahigit kumulang 19,700,000 sa peso. Kahit na pinagbawalan na siyang mamalimos sa West London, ay nagpatuloy pa rin siya para maging maayos ang kanyang pamumuhay. At ngayon, isa na siya sa pinakamayamang pulubi sa mundo. Oh my God! Wow! Number 2, Krishna Kumar Getty. Si Krishna Kumar Getty ay isa sa pinakamayamang pulubi sa India. Nagmula siya sa Mumbai at ang kanyang paboritong lugar kung saan siya namamalimos ay sa sipitang malapit sa Charney Road. Nagsusuot siya ng punit-punit na damit na parang basahan upang magmukha siyang mahira. Ganun pa man, mas malaki ang kinikita niya bawat araw kesa sa mga taong nagbibigay sa kanya ng pera. Sa katunayan, hindi talaga maituturing na pulubi itong si Krishna dahil bawat araw ay kumikita siya ng 1,500 rupees. At hindi lang yan, pagkatapos niyang mamalimos ay umuwi siya sa kanyang flat or apartment sa Nalasupara. Kasama niyang nakatira sa kanyang bahay ang kanyang kapatid na lalaki. At ito rin ang namamahala ng lahat ng kanyang pera. Number 1, Asia. Si Asia ay isang 100 years old na namamalimos sa bayan ng Jeddah sa Saudi Arabia. Isa siyang bulag at sa loob ng maraming taon ay umuupo siya sa kalye suot-suot ang damit na parang basahan at namamalimos. Madalas makita ng mga tao itong matandang bulag sa kalye at naaawa sila. Kaya sinumang napapadaan sa kanya ay talagang nagbibigay upang matulungan siya. Nung pumanaw si Asia, napag-alamang hindi naman talaga siya ganoon kahirap tulad ng inaakala ng iba. Nung magkasakit siya ay binigay niya ang kanyang last will sa kanyang kaibigan at pinakiusapang basahin lang ito kapag siya ay pumanaw na. At nung siya ay pumanaw at mabasa ng kanyang kaibigan ang last will ay napag-alamang mayroon siyang 3 million Saudi Riyal or mahigit kumulang 40,500,000 sa peso. Mayroon din siyang mga alahas na nagkakahalagang 1 million Saudi Riyal or mahigit kumulang 13,500,000 sa peso. At hindi lang yan, nagmamay-ari din siya ng apat magusali sa Al-Balad, Jeddah. Ibinigay niya ang kanyang property sa lahat ng mga taong walang tirahan na kanyang nakilala sa kalsada.